Welcome or welcome back to my YouTube channel. Ayan. So guys, naintriga na ba kayo sa ating title? If yes, and is interested kang matuto kung paano nga ba itong technique na ito, well, just keep on watching. But before anything else, let's do the intro. Guys, so nandito tayo ngayon sa aking browser, sa Chrome, and we search the YouTube. Ayan, yung YouTube, i-open natin po sa Chrome. Punta po tayo sa Chrome, and then the next thing, ayan, as you can see, the next thing na gagawin natin ay i-click natin yung tatlong dots dito sa upper right, at saka i-choose natin desktop site. Ayan, nakikita nyo po, para mas malinaw. And then, so, ayan po siya. Ayan, nakikita nyo po yung desktop site, i-check nyo lang yan. So, yung aking browser ay naka-desktop site na kasi lagi-lagi ko na itong ginagawa. Kaya ganyan yung kanyang outcome. And then, ang next thing na gagawin, i-click po natin yung ating profile. Ayan, nakikita nyo. Piliin nyo po kung ano yung YouTube channel na gusto nyo, kung saan nyo ipapasa yung inyong playlist. Ayan. And then next, sa search engine, i-search po ninyo yung channel kung saan nakasave yung inyong playlist. Like for example, sa amin, nakasave siya sa Ga BG na channel. Yan po yung playlist namin sa Team Black Hawk. So, ayan. Ayan, visible na siya kasi lagi ko na siyang sinesearch. And then, pag nakita nyo na yung channel kung saan nakasave yung inyong playlist, i-click nyo lang po yun. Yan, medyo mahina lang tayo kasi mabagal yung net ko. Okay? And then, punta po tayo sa kanyang playlist. Ayan. Dito tayo sa playlist. Tapos, ayan na nga. Merong updated playlist. I-click nyo kung ano yung designated na playlist sa araw na iyon. Ayan yon. Ito yung playlist namin. So, i-click lang natin ito. And then, nakikita nyo yan, may play all. I-click lang po natin yung play all. Ayan, lumaki yung screen. So, i-zoom in po muna natin siya para mapaliit at nang makita natin kung ano talaga yung laman ng nasa browser. Ayan. So, nakikita nyo, yan na yung playlist. Ayan na yung playlist. May nakikita po tayo dito yung parang shuffle at saka play all na option. Ayan. Ganyan pag playlist pa siya. Ito po. Ganyan pag playlist pa siya. So, yan lang yung option na andyan. Wala tayong add to library or save to watch later. So, ang gagawin po natin ay simple lang. Mag-scroll down po tayo. Punta po tayo sa ibaba. Ayan. And then, dyan po sa ibaba, nakikita nyo po yung mga magkakasunod na video. Mga suggested videos po yan. So, ang gagawin natin, pipili lang tayo. Ito, example, ito ng mga suggested videos. Yung nasa ibaba ng playlist nyo, labas na po doon sa playlist ninyo, ha. So, ang gagawin po natin, pipili lang po kayo ng kahit isa or kahit anong video na naandyan. Pipili kayo ng kahit ilan lang. Isa lang po. Kahit saan dyan. Tapos nakikita nyo po yung maliit na 3 dots sa right side. Zoom in lang natin. Ayan. Click po ninyo yung 3 dots. Tapos may lalabas na ganito. Pipiliin po natin ay ang add to queue. Para maidagdag siya doon sa playlist. And that way, masisave na natin siya sa watch later ng isahan lang. Ayun, nakita niyo na, naka-add to queue na siya. And then, back tayo doon sa playlist. Balik tayo sa playlist. See? Hindi na siya yung playlist na kundi yung queue na. And then, meron na siyang save na option. I-click lang natin yung save. And then, charan! O, oh, diba? May nag-prompt na save to. Pipiliin mo lang yung watch later. So, there you go. Ayan. Tapos, ang gagawin natin, i-exit tayo sa browser natin.
Punta tayo sa ating YouTube app. Ayan, naka-save na. Nasa Black Hawk of Neo na channel ko po yung, ano, yung playlist. So, i-check natin kung nandun nga ba sila. So, here it goes. Ito po yung mga videos na na-save sa, na nailipat ko. Yung playlist namin nung doon sa Black Hawk. So, ito na siya. Nasa ano ko na siya. Nasa watch later ko na siya. See? Ito po yun. So, naka-save to watch later na siya. 60 videos na move ko siya sa watch later ko. Yung 60 videos sa ilang clicks lang. Hindi ko na kailangan na isa-isa nung 60 na iyon. So, ito. Ngayon, pupunta tayo dito sa pinaka-ibaba. Kasi, di ba, nag-add to queue tayo. Ito yung video. So, ang gagawin natin dito, i-remove natin ito. Remove from watch later. Kasi, hindi naman siya kasali sa ating playlist. So, ayon. And then, back to normal. So, 60 minus 1. So, ganun lang. Napaka-easy. Diba? And then, mag-clear history na tayo. And then, our playlist is good to go. O, diba? Napaka-easy lang, guys. Hindi mo kailangan magpakahirap. So, sana nasundan nyo po, ano. Ayan na. Clear na yan. Walang mintis, walang mali na nagka-swap-swap yung time. Kasi isang lipat mo lang ng buong playlist.